Hey guys, assalamualaikum and welcome again sa Summer TV. So ang topic natin ngayon ay kung paano makagawa ng QR code sa ating GCash account. So again, ano ba yung kahalagahan ng QR code o yung tinatawag nating quick response code? Okay, so i-explain natin ngayon. So first, install natin itong GCash natin and then sign in natin yung account natin. So ayan, buksan natin. Okay, so ayan. Then, next step, punta tayo dito sa View All. Ayan. Okay. So, wala dyan. So, dito tayo sa Profile. Okay, so nandito sa Profile, guys. Ayan. So, as you can see, meron ditong may QR codes. Okay, so again, ang meaning ng QR code, guys, is yung quick response code. Okay, so ayan, i-open natin. Okay, so receive money via QR code. So share this code to anyone so they can send you money through GCash or bank transfer. Okay, so ang kagandahan nito, guys, pag may nag-send sa atin ng pera, so iwas malina sa pag-type ng number natin, kasi pag nagkamali kasi tayo ng pagbigay ng number or di kaya nagkamali ng pag-type ng number yung sender natin, so hindi talaga papasok yung pera natin sa ating GCash account. So ang kagandahan ng may QR code, guys, pag once na na-scan nung sender natin, so automatically si GCash na yung mag-generate ng ating number at saka yung account name natin sa ating GCash. So iwas mali. So yun yung kagandahan ng may QR code, okay? So, ayan. Then, pay using QR code. So, ayan. Pwede tayo gumawa ng QR code para sa pagbabayad. So, show this code to the cashier to pay for your purchases, okay? So, let's say, nandun tayo sa store. So, gusto natin magbayad. Wala tayong cash. Pero, meron tayong pera sa GCash account natin. So, ngayon, pwede natin gamitin itong QR code for bills para dun sa ating bibilhin. So pwede natin ipakita yung QR code natin. For example, ito yung gagamitin natin, yung QR code for paying. Okay, so madali na lang. So ibabawas na dun sa ating available balance sa ating GCash account. Okay, so ayan, ganito lang gumawa, guys. So pindutin natin ito. Okay, so ayan. So ito yung QR code natin ngayon, guys. So as you can see, nandyan yung mobile number natin, yung user ID, at saka yung pangalan natin. Okay. So ngayon, pwede tayo mag-add ng amount dito. Kung for example, magkano lang yung pwedeng ipadala ng sender natin. So for me, much better na wag na lang natin lagyan. Okay. So ayan, pwede natin i-download itong ating QR code or yung quick response code. Ayan. Okay, so ayan, na-download na natin, guys. So makikita natin dun sa gallery natin. So pwede na natin i-send dun sa sender natin para iwas mali sa pag-send ng pera, kasi mahirap na pag nagkamali tayo. So kailangan pa natin makipag-communicate kay GCash, kasi mahirap talaga i-retrieve yung pera natin. Marami nang nangyari na ganyan. So nawawala yung pera nila kasi nagkamali sila ng isang number. So hindi na nabalik yung pera nila, guys. So I suggest na gumawa kayo ng QR code para iwas mali sa pag-send ng pera. Okay, so ayan, then balik tayo, then i-click lang din natin ito, pay using QR code. Okay, so ayan, then pwede natin siya generate ng new code, then scan QR code. Okay, so ito lang yung ipapakita natin, guys. So pwede natin siyang screenshot, then yan lang yung ipapakita natin. Okay, kung bibili tayo sa mga store, pwede na tayo magbayad gamit ito. Okay, ayan, balik lang tayo. So yun lang yung gusto kong ituro sa inyo, guys. So sana may natutunan kayo, and then sana makatulong ito sa inyo. And thanks for watching, and don't forget to subscribe to Amar TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.